magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Andito ako ngayon sa bagong bahay. Bali, magpapalit ako ng cortina. Papalitan ko na yung cortina. Tsaka lilinisin ko yung bintana dahil ang daming mga simesemento. Tsaka magwawalis ako dito sa sahig. Kasi tapos na itong dito sa first floor. Tapos na siya. Kaya ngayon, tatanggalin natin ang cortina para palitan natin. Ngayon ang gagawin natin, magwawalis tayo kasi imamap natin ito para matanggal yung mga dumi-dumi dito. Ayun, tapos ko na siya. Walis na, tapos ko na punasan ang bintana. Pero di talaga siya masyado natanggal yung mga simesemento. Ipapatanggal ko na lang yun sa kay Lawrence, yung madalas ko utosan maglinis dito. Kaya ngayon, ito yung magiging cortina niya. Ito yung kulay ng cortina niya. Ito yung ikakabit natin na cortina. Ayoko ng cortina na ring kasi yung ring andito. Kasi hindi siya nawawashing. Pag minawashing siya, nasisira yung bilog-bilog niya, naghihiwalay siya. Kaya ganito ang gusto ko. Kasi pag naglaba ako ng mga cortina, winawashing ko lang. Sabi nila, daw yung buhol-buholin yung ganito, di ba? Bago i-washing. Pero di pa rin nalilinis yung dito banda pag buhol-buhol. Kaya ang binili ko talaga yung ganito na walang ring kasi para pag tanggal ko ng cortina, isasalpa ko lang sa washing. Hindi ko na kailangan magkusot-kusot kasi malaki yung ating cortina. Ayan ang gagawin ko. Ilalagay ko na ito dito. Ayan, lagay na natin dito. Magkakabit na tayo ng cortina. Ayan, ito yung aking cortina. At ayan na yung ating cortina na kinabit. Ngayon, tatanggalin ko itong map na to kasi gagamitin natin dahil kailangan natin mag-map. Mura lang ito, alam nyo. Sale ito sa Save More. Sa Save More lang ako bumili nito. Maliit lang siya. Dati siyang 1,399, ngayon ay 595 na lang siya. Pero di ko alam kung matibay ito ha. Thank you.
Ayan, kung nakikita nyo yung ating kama, meron na siyang mattress. Ayan. May plastic pa siya. Hindi ko lang tinanggal yung plastic kasi maalikabukan, wala pa siyang sapin. Kaya, dyan lang muna siya may plastic. Ngayon, ang gagawin ko, magmamap ako para matanggal yung mga alikabok. Lalagyan ko siya ng conditioner, yung Surf. Kasi mabango to eh. Yung kulay dilaw, mabango to eh. Ayan. Sumasakit ang ulo ko. Tapos magmamap na tayo. Ay, maglalagay tayo cortina at ito din yung ating cortina na dalawa. Alam nyo, hindi masyado maayos ang pagkagawa ng dito. Nakikita yung gulong. At saka may puwang siya. Hindi maganda pagkalagay. Dito ako magtutong-tong, matibay ito. Ayan, pasok na tayo sa kwarto. Ayan, meron na siyang mattress. Meron na rin siyang cortina. Yung matutulog na lang dito. Malaki din pala siya. Kala ko noon maliit, pero malaki rin pala siya. Tama lang siya. Pwede pa nga maglagay dito ng kaneto, upuan, at saka maglagay ng lamisa. Malaki din siya. Ayan. Sapi na lang dito at saka yung mga una. Nandun na yun. Kumpleto na nandun sa bahay. Baka sa Linggo dalhin dito nila Rhea. Ayan po. Sa baba naman tayo. Andito na tayo sa first floor. Nakalagay na dun yung ating dining table. Meron pa rin kakaskasin sa mga tiles. Ayan, ang kulang na lang dito, yung supa at saka yung gas rinse. Yun na lang ang kulang dito. Meron na rin tayong cortina. Nilagyan ko na ng cortina. Tsaka meron na rin tayong mga ilaw dito. Napalitan na yung mga ilaw dito. Ito na yung first floor. Alam nyo, marami pang gagawin dito. Isang kwarto pa lang ang natatapos natin. Malaki pa yung gagawin dito. Malaki pa rin yung gagastusin. Pero, kailangan unti-untiin lang natin kasi marami din tayong ginagastusan. Basta, ang importante,
natutupad natin kung ano man ang ating mga pangarap sa buhay. Kailangan lang natin, pag may pangarap tayo, kailangan i-post natin, hindi yung puro lang tayo salita. Kasi pag natapos natin, ang sarap ng pakiramdam. Maraming salamat po!